guys! Welcome back to our channel. So, for today's video, magpapaturo ko sa mami ko kung paano magluto ng lumpiang gulay. So, if you wanna see today's video, just please keep on watching! Ano mga ingredients natin para sa lumpiang gulay? So, ang ingredients natin, isang malaking onion, red onion, po pwede rin kayong gumamit ng white, optional kung anong gusto nyo. Dalawang, ito yung makaiba sa lumpiang gulay ko. Instead na, anong tawag doon? Spring beans? Yes. String beans? String beans. Ang gamitin ko, gumagamit ako ng kamote. So, optional para sa inyo yun kung gusto nyo gumamit ng kamote o string beans, nasa sa inyo. Tapos, dalawang good size of carrots. And then, one bag of bean sprout. And then, ito pa rin yung kakaiba. Yung so, hindi kumakain ng pork. Chicken ang ginamit ko, about 300 grams. And, of course, the spring roll wrapper. Kung mapapansin nyo, yung carrot natin, hindi natin binalatan dahil accordingly, sabi ng expert, some of the craft that lives under the soil, the vitamins and minerals, most especially 65%, makikita nyo sa skin. So, hindi natin babalatan ngayon. Pwede nyo siyang ipasok sa loob ng machine. Yeah. At gamitin nyo yung hopper para hindi kayo mahiwa. Ayan. So, makikita nyo, ang ganda ng pagkakakat niya. Pwede siyang sa pang-salad. And then, dito ko naman gagamitin yung cone number 2, cutting outside of the flipper. And then, ikakat naman natin ngayon yung potato. Sweet potato. Ayan. Bakit ito yung iwa na gusto ko? Kasi, pagka naglumpiang gulay kayo, madali siyang maluluto. So, ito po ang onion, red onion. Wala na po kayong frying in the kitchen anymore. See? Napakadali. At saka kung gagawa din kayo ng sauce, ito na rin po yung cone or cutter na gamitin nyo. Yeah. Ito na frying. Yan. What about the garlic? How would you cut that in the salad? Okay, so good question, Trixie. So, gagamitin natin ang cone number 1. So, pwede nyo rin siyang gamitin sa labas, which is sabay-sabay, right? Yan. Ito muna. Dahil na andito siya, nalagay natin dito. Or kung natatakot kayo, ang gawin niya, ipasok nyo lang din siya sa loob. Right? Lahat. Oh, I didn't know this. Yeah. See? Makita nyo siya, ang ganda, oh. Whoops. Oh, that's nice. There you go. I literally didn't know how to do this. Yung isa bawang ni. Simple. Right? Yeah. So there you go. Right? And so, what's next? We're going to the kitchen. Wait, bakit kayo naluluha? Eh, kasi nga dahil katatawa ng katatawa kanina. Okay, right? So what's next? We're gonna cook the lumpiang gulay na. Okay guys, so now we're in the kitchen. Lulutuin na natin yung mga, you know, nakat na vegetables. So, what do we do first? So, we're preheating the pan. And how do you know when it's hot, me? Okay. Para dun sa mga bagong nagluluto na kagaya ni Trixie, kasi si Trixie is, as you know guys, bagong kasal, right? Nag-aaral magluto. So, hindi niya pakabisado ang talagang pagluluto. So, para lang sa kaalaman niya at dun sa mga tao may salad master, bago kayo mag-start, tignan niyo muna just a blink of water. Yan kung parang dancing like a ballerina yung water dun sa loob o parang makikita yung sumasayaw na siya, dancing sa loob. Pwede, ibig sabihin ng indication nun is mainit na. So normally hindi kami naglalagay ng mantika with salad master, but because gusto namin i-stir fry yung, gusto namin i-saute yung mga gulay at saka yung chicken mince, gagamit tayo ng extra virgin. Right? So just few drops. So, right. Yan. Just a glance. Pinch. Okay. Right. Okay. And first step, Trix, ilagay mo na yung garlic. This one? Yep.
Yan, sige. Not this? Okay. When it's slightly slightly brown, pwede nyo nang ilagay yung onion. Mas maraming onion, mas masarap. Ooh, that sounds good. Lalagay tayo matsenyo, ground black pepper. How much of black pepper? Siguro mga depende sa kanila, pero ako laging half teaspoon ng half teaspoon ang nilalagay ko. Kasi sabi nga ng mga health expert is antioxidant. So yan. Tapos lagyan natin ng para medyo manamis-namis na konti. Yes. Barbecue marinade. Ilang tablespoon ng barbecue marinade? Siguro mga 2 tablespoon. Ito yung nagbibigay ng lasa ang ating oyster sauce. Tapos ang gagawin nyo lang dito sa chicken, kasi ito yung magbibigay ng lasa talaga, main ingredients ng yung gulay nyo, iintayin nyo siya na isotay nyo siya mabuti. Right? Siguro mga 2 tablespoon din ng oyster sauce. Pero lang sa inyo. Optional nyo yung kung ano yung gusto nyo gamitin. Right? So, ililig natin siya for at least 5 to 10 minutes until this chicken is already cooked and light, slightly brown. Do we cover it? Yep. And then, i-add natin yung gulay. A few moments later. Okay guys, so ngayon titingnan na natin yung napasimmer natin na meat. So, yan. Nice. Kung makikita nyo po, medyo brownish na siya. Yan yung tamang-tamang sangkot siya ng chicken. Mm-hmm. Which is magbibigay talaga siya ng lasa doon sa inyong niluluto. Right, so ilalagay na natin yung ginerate natin na carrot tsaka sweet potato. So pagsasamahin natin? Yes. Look at the color. The color is really vibrant. Yan. So, paano nyo na lamang i-tweak tong recipe na to at nilagay nyo ng patatas? Walang patatas, sweet potato. Ay, sweet potato. Well, din sa kasusubo ko ng kasusubo, kasi nga noon, nagsosolo pa ako rin sa Australia, is lagi akong take away. Mm-hmm. Then, sabi ko, hindi ko nagugustuhan yung binibili kong pagkain, which is mas mahal, doon sa binibilhan ko ng takeaway. Sabi ko, bakit hindi ko, kailangan ko ng sweetness. Pero bakit ko kukunin sa sugar? Right? Mm-hmm. Which is ang turo sa akin actually ng bilang ko lalaki is para daw masama yung mawala yung dila ng mawala yung dila? Mawala yung sama ng dila ng taong kakain ng pagkain mo. Uh-huh. You better off put some sugar. So, pag nalasahan ng kakain yung sugary, doon na mapupunta bago pa doon sa taong kinakausap. So, parang ang alternative na sugar is sweet potato po. So, may history kung bakit. Okay. So, after this? So, after this, ilalagay na natin yung bean sprout. Ilalagay ko na ngayon? Yes. Then, pag nahihirapan kayo, so di ba nakikita nyo marami ng, so Trixie, nakikita mo marami na siyang gulay ngayon. Aha. Mahihirapan kong maghalo ng dalawa. Right? So, ang sikreto, kukuha ka ng dalawang sandok, hahaluin mo siya pareho. Which is ngayon, ang gagawin natin, mas maganda nga sana to kung mayroong spring beans. Kaya sa spring beans or string beans? String beans. Okay. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, optional po pwede nyo lagyan kasi amang mangyayari nyo, meron siyang kulay purples, dali-dali sa sweet potato. Makikita nyo orange sa carrot. Halos white and yellowish dito sa bean sprout and then greenish doon sa spring bean. Lahat ng maaaring gulay na naiisip mo po pwede mong gawin dito. We just lulutuin lang natin ito ng half cook and then dito ako maglalagay. Normally yung iba hindi naglalagay nitong lumpiang Shanghai mix. But I really love to put this one kasi parang hindi ako satisfied. So how
did you learn how to cook? At and what age? Bata pa po, nagluluto na, pero hindi talagang masarap na magluto. Natutuwa akong magluto dahil gusto kong kumain. Simple. Okay. Kung gusto mong kumain, sabi nila, natuto kong magluto. Yun lang ang sikreto na. Sa tingin nyo, sa aming apat na magkakapatid, sino naman ang pagluluto sa inyo? By the way, my sister's behind the camera. So she's the one filming this. So sa tingin niya, sino? So far, wala akong tulak na bigay. Dahil ikaw nag-aaral pa. Kasi ang nag-aaral ka ngayon ng Filipino dish. Yes. Which is si Trixie, ang talagang more ang niluluto niya is parang foreign dish. Like carbonara, yun ang mga dish niya, pesto pasta, which is hindi naman ako into pasta, kaya hindi ko siya. Hindi naman ako into kare-kare, to sinigang. I don't know how to cook that. Siguro next time, if you guys comment down below kung gusto nyo makita yung sinigang ni Mami or, you know, how does she cook that. Sinigang is so easy. Everyone, I don't know how to cook it. Okay, I'll show you. But simply, ang nare-request nila sa akin is yung talagang... Spaghetti, guys. Like, everyone loves my mom's spaghetti. Parang so, mas better pa sa Jollibee. Oh, okay, really? Yeah. Mm. Yes. Disclaimer yan. Yeah. Right. I'm sorry, sa Jollibee. Okay. So nakita nyo, like in 5 minutes, half cook lang kasi natin siya. So this is ready and done. Ang gagawin lang natin dito is... This is done? Yeah, this is done. So ang gagawin, so isi-switch off ko na. Palalamigin lang natin siya and then ibabalot natin siya into foil. Then there you go. Ako, so parang matagal pa ang pagpe-prepare nito kaysa pagluto. No? We're just here for... I know, I meant yung pagkakal, I meant yung pagpe-prepare na ingredients, yung pa yung mas matagal. Kaya nga sabi nila kung gusto mong kumain ng masarap. Yeah, kasi parang ang bilis na luto. I think in 20 minutes, meron na tayong instant dish. That's why until this get cold. Okay. And then we will wrap it, fry it, and then we will serve. Okay guys, so ngayon babaluto na natin yung nalutong lumpiang gulay. And total kami lang naman nakakain. We're not gonna use any gloves, okay? Pero naghugas kami ng kamay. Yes, yun so... Yun ang pinaka-importante ron. Dito expert si Trixie sa pagbabalot ng lumpia. No, I think yung lumpia ang Shanghai. Okay, so ang gagawin nyo, para dun sa mga starter na magluluto, ayan, para siya naka-diamond, then huwag nyo siyang masyadong papuputukin. Right? Ayan, lalagyan nyo lang siya ng mga dalawang kutsarang gulay. Then, ayan. Isiksikin mo siya, i-roll nyo ng isa, then, Trixie, look. Then, sige. Then, sa gitna. There you go. Yung iba gumagamit dito sa end bits ng mga itlog or something like that, pero ko hindi na kasi, ano naman siya, may water, so kung sana siya dumidikit, o minsan ang ginagawa ko, one pinch yung of sauce. Yeah, yung sauce. So, there you go. Meron na tayong, is this okay? Yes. Beautiful. So, there you go. So, that's our lumpiang gulay. So, ipiprito na natin to later. And, matitikman na natin siya. Okay guys, so we're back. Now we're gonna fry this in a deep fry. Right? So, pakukuluin natin, i-deep fry natin. Ta-da! Ay, may gagamit na oil in deep fry. And it's a sunflower oil. Ang sekreto po ng pagpito dito para hindi po siya maka-absorb ng maraming mantika is painitin nyo yung mantika na kumukulo and then deep fry po yung deploy po yung ating lumpiang gulay. Right? Lutuin na natin and let's see kung talagang super hot na na. And then yung tinatanong sa akin ni Trixie, Mami, paano mo malalaman kung mainit na? See? Oh! That's the secret. Kasi yan hindi mo siya ma-feel mo. Mainit. Right? Yeah. Pero para to be sure, yun yung... Yan ang ayaw ko sa part ng pagluluto, ang pagluluto. Tapos madali lang naman siya.
Ayan. So that's it, guys. I hope you like it. And I hope you learned something about the lumpiang gulay. And sana, hindi lang kayo natuto. Mag-expect yes, kayo yes. Right? Yes. With a husband. Kasi, may kasabihan, pag busog ang siya ng asawa mo, hindi lagi matinisang siya. Okay. Oh my God. Okay. Anyway, guys. So that's it. I hope... Nice, right? So that's it. I hope you guys enjoy this video. Sana natuto din kayo kung paano magluto ng lumpiang gulay. And if you haven't yet subscribed to our channel, please subscribe now and like this video if you like this video. And if you have any comments or any suggestions on what dish or kung ano pang gusto niyo lutuin namin sa susunod, just please comment them down below. And thank you and I'll catch you later. Thanks, bye! Guys. Bye! Ang mga pasta doon.